Hindi ko mapwesto ng mabuti yung pa ako sa pedal. Dami excuses eh, no? Hindi na lang pumadyak. Ay, ang hirap dito pag nawala ka ng buwelo. Ang bagal kasi dahil technical nga. Well, mabagal lang ako. So, oh my gulay. Ayan ang itsura niya, oh. Hey. Hanip sa switchback. Madulas na bato. May konting lumot. Anyway, tuloy natin. Kaya naman siya, basta magmahiya mag-option pag hindi kaya, gaya ko. Kasi malayo tayo sa bahay, wala tayo sa Pilipinas. Pag may nangyari sa atin dito sa bundok, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Wow! Nawala naman na ng buwelo. Grabe pala talaga dito sa North Shore. Ganito pala. Kalupit ang trails nila. Skinny. Ito yung skinny na sinasabi. Ang technique dito, look ahead lang. Huwag mong titingnan yung harap ng gulong mo kasi malalaglag ka lang dun sa skinny. Meron din ganyan sa Army Trail eh. Doon ako nag-practice ng skinnies bago pumunta dito para medyo hindi ako mabigla. Wow. Kahit kailan, no, ang hirap talaga ng switchback. Tapos lalagyan pa ng mga bato na bato at roots na napakadulas. Ngeta, laglag ako tuloy. Teka lang, lalagay ko lang sa syungak. Medyo pinupulikat ang aking paa. Wow. Wala bang option to? Teka lang, ha. Medyo pinupulikat tayo. Stretching muna. Aray ko. Aray. Bahala na si Batman. Hindi muna tayo magsiskini ngayon dahil mesa patay yan. Tawag dyan mesa. Mesa patay. Ayan yung skinny, oh. Napakahaba. So, pag nalaglag tayo sa kabilang side, sa left, mesa. Mesa patay. Play safe na lang muna tayo dito. Oh, ito yung famous rock. Yung nakikita natin lahat sa YouTube. Walang yan. Malaki pala talaga, no? Tingnan na lang natin siya, ha? Huwag na nating balakin. Dahil malaki pa siya sa bike. Higing lakad biking tayo, ha? Ayan ang itsura ng bato na yan. Medyo sikat yan sa YouTube. Dahil kahit si Seth, kung kilala si Seth Bikes Hacks, Seth Bikes Hack, bike, Seth Bike Hacks, ano ba yan? Alam ko, sumemplang siya sa isa sa mga video niya dito eh. Medyo mahirap siya. So, akit ka doon sa bato kanina, doon sa ladder kanina, baba ka dito, tapos sabay switchback pakaliwa. No thanks, not today. Nakakatawa ngayon sa edad na to. Ay ko, wow, sa edad na to takot na ako magbike. Well, hindi naman ako takot magbike, iba na yung pananaw ko sa buhay na hindi kagaya nung 8 years ago. Uy, malalim to. 8 years ago, medyo pag nakakita ko ng mga drop na ganito, dati pa yon sa Pestanyo pa. Pag nakakita ko ng mga drop na ganito, okay lang, dire-diretso. Wala pa ako anak noon eh. Ay, meron na pala. Pero, ayoko, hindi ko lang naiisip pa dati ng maayos. Ngayon, syempre, takot mawala ng trabaho. Kawawa yung mga bata. Syempre, huwag natin, safe na lang tayo. Hindi na tayo pang extreme. Pang enjoy the experience lang tayo. In short, matanda biking, tito biking. Ariko. Nandito naman tayo para sa experience, ma-experience tong ganda ng North Shore eh. Hindi naman tayo nandito para magpakamatay sa kagayahin yung mga nasa YouTube. Ariko. Sorry about that. All good. Nice dog, man. Sorry? Nice dog. Yeah, thank you. He loves it out here.
Have a good one. You too. Ride safe. Wow, napa-English ako bigla. Muntik na, hey. So, ito yung T-junction. Kaya bumalik sa kalye or punta ka sa Leopard ata. Tama, Leopard. Leopard tapos Krinkum Kramkum. Pwe, Kramkum. Bakit ka pataas, kuya? Aray ko. Wala na nga kung pinupulikat na nga ako, pataas pa din. Aray ko. Lang yan naman mga switchback to. Puro bato. Bad line. Pangit nun ah. Nice. Pinuri yung sarili, no? Whoop. Teka lang. Narealize ko, pinagkaiba ng Whistler dito. Okay? Sa Whistler, mahal ang rent ng bike. 125 ata binayara ko nun. Ito 65 lang with tax, mga 70 something, 72 ata. Pero ang pinagkaiba niya sa Whistler, ang binabayara mo yung lift, yung gondola access na hindi ka papadyak pataas. Ito mas mura nga i-renta ng bike, pero earn your descent muna, sacrifice ka muna ng paakyat syempre. So, choice, kung gusto mong pataas, dito, na mura. Kung gusto mong medyo mahal, pero syempre iba pa rin talaga Whistler sa dami ng trail niya. Sa dami ng flow trail at tech trail, kailangan pa rin puntahan, hindi pwedeng hindi. Yun na yung Disneyland natin mga bikers eh. Well, mga mountain bikers. Yun na yung pinaka mecca ng mountain biking. Hop, saan tayo? Kaliwa kanan. Siguro puro kaliwa lang. Mukhang puro kaliwa lang dapat. Tapos, malapit na tayo sa Kirkford. Yun yung dulo ng trail. Yung mga ibang switchback blind eh. Wow man, dito pa ako tumirik. Ito ata yung puro switchback eh. Panag ko sa video. Parang sunod-sunod na grabing switchback. So, tama, ito nga ata yun. Langya.
Oo nga, ito nga yung maraming switchback. Ito pala ang tinatawag na wala talaga sa Indian. Ay ko, nasa pana. Ay, tama ba yun? Nasa pana pala, wala sa Indian. Ay, ano ba? Basta yun. Masyadong overbike. Wala. Kulang sa skill, sobra sa bike. Ay ko. Sobra-sobra yung bike para sa skill ko. Ito sabihin. Ay ko. Signboard Kirkford, huh? So yun, tapos din nakababa rin ako ng maayos, walang semplang. Hindi lang ganun kabilis, pero syempre play safe tayo ng konti, pero masaya, masarap. Siguro kung hindi ako puyat at jet lag, medyo mas okay, hindi masyadong pupulikatin. Yun yung nakasira sa akin, tingin ko eh, yung halos 1 hour siguro, isang oras and 15 minutes na padjak paakyat. Medyo hindi pa naman ako malakas pumadjak. So siguro yun yung sumira sa ang tawag dito, hita ako, kasi pinupulikat ako ng grabe nung pababa eh. Papangalan natin sa channel siguro Puyatan Biking, kasi ganito mangyari sa akin, laging puyatang biking, dahil medyo ganitong oras ako makakapagbike dito sa, kunwari, panagpunta ako dito ulit or sa Mount Seymour naman sa susunod siguro, or Cypress dito rin yun sa North Shore. Siguro next month try natin, kung hindi pa masyado malamig, kasi fall na eh. Medyo malamig na ngayon, so yun, nag-uulan-ulan na. Yun muna for now. Kung nagustuhan nyo, like, subscribe, and comment. Gusto nyo, comment nyo kung gano'n ako kabagal, gano'n ako inihingal, gano'n ako pinupulikat, gano'n ako puro excuses. Okay lang sa akin yun, wala akong problema dun. Sana na share ko experience dito sa North Shore through this video. Yun lang naman. Okay? See ya!